Alright mga kakadiskarte, what's up? Welcome sa ating panibagong vlog. Ito mga kadiskarte, yung dinayagnose natin na wala siyang brake mga kadiskarte, no? Tapos engine light on, yun lang yung problema niya nung chinek natin nung nakaraan. So sa nakita natin mga kadiskarte, yung kanyang yung ganito niya mga kadiskarte, yung air pump niya mga kadiskarte, electronic vacuum pump niya mga kadiskarte ay sunog. Yan. Tapos yung kanyang hose ay putol. Yan. Kaya wala siyang preno. So yun ay papalitan natin ngayon. At saka yung kanyang dahilan ng kanyang engine na mamatay minsan, engine cut off, ito yun. Madalas ito sa X70, X90 at saka sa X70 Plus. So, rat, papalitan na natin. So, ito muna palit, ito muna unahin natin palit. So, location nito mga kadiskarte, dito sa may harap, dito sa may kaliwa. Ayan. Dito siya. Ayan. So, dito yung nakalagay. Ganyan siya. Tapos, yung kanyang hose pupunta dito sa may booster. Yun yung papalitan natin. Nandyan. Ayan, so ito mga kadiskarte yung kanyang hose. Ayan. Papunta yan doon sa may kanyang booster doon sa taas. Ayan. Ayan. So dyan natin papalitan. So medyo madali lang naman sa palitan, pero siyempre subukan natin. Ayan yung kanyang pump sa taas. Ayan, so ito na mga kadiskarte, natanggal na natin yung kanyang electronic vacuum pump. So ito kasi putol, dinugtungan ko na lang noon kasi akala ko okay pa, yun pala pwede pa naman gumana ang hose, yung motor pala may problema. Siyempre para sigurado tayo, dahil itong hose na to ay para sa preno, vacuum ng preno, so kailangan natin palitan. Ito yung kanyang bago, so tanggalin natin, try natin. So ito siya mga kadiskarte. Parehas naman siya. Kunin lang to yung clamp na to, tapos ililipat dito. Yan, so yung mga kadiskarte, nalagay na natin ng maayos. Yan, yung kanyang pipe. Hanggang dito yung mga kadiskarte, sa taas ng kanyang motor. Ayan yung motor niya. Ayan, siguro doon yung mga kadiskarte na nakalagay yung mga clips na yan. Kasi yung hose na pa-importante niyan. So, ito na lang. Ito na lang kakapit natin. Ayan, so ito na mga kadiskarte na palitan na natin. Tapos, siyempre, madali lang mapalitan yan. Press mo lang yan yung lock niya. Hugutin mo na. Tapos, ganoon din dito sa kabila at kanyang connector. So, napaka-basic niyan. Pag gusto mong ikaw mismo magpalit, bili ka lang ng pyesa. Pag may ganyang problema sa sasakyan mo, engine light on. Tapos, minsan namamatay yung makina. Pero, dapat ma-check mo yung DTC kasi baka mamaya may iba pa siya problema. Pero, kadalasan sa ganitong kaso, ganyan lang talaga. Maganda ma-check mo. Kung may check siya, may DTC siya na a canister niya, so dito na yon. Wala nang iba. So yun, ngayon mga kadiskarte, natapos na natin palit yung kanyang mga parts. So ngayon siyempre clear na natin yung kanyang DTC bago natin start, kasi siyempre natapos na natin palit yung kanyang mga pyesa, pero yung DTC niya nandito pa rin yan. So maaari pa rin mag-engine light on siya, or maaari pa rin ganun pa rin magiging problema niya kahit napalitan ng tanong pyesa. So clear lang natin yung kanyang DTC. Siyempre gamit tayo ng ating scan tool. Siyempre hindi naman natin maklear ang DTC niya kung hindi tayo gagamit nito. Ayan, so ito mga kadiskarte, no, para makita nyo rin yung ginagawa natin.
Hintayin lang natin lahat yung mga kadiskarte na mag-green lahat. Yun. So, siyempre, ang mga DTC niya, mga kadiskarte, no, sa mga first time, na katulad nito yung gamit, lagi yan sa EMS. Pag mga stored na mga DTC niya, nasa, ano yan, nasa history siya pumupunta. Ayan, historical DTC. Kasi minsan, minsan ang China car, magulo yung kanyang system eh. Antayin natin. Ayan. So, yun yung mga ano niya, DTC niya nung nakaraan. Ayan. Kaya nagpalit tayo ng vacuum pump dahil nung chinik natin, akala ko hose lang yung problema kasi putol. Na pag-check ko pala, isunog na sa loob, no? Yung kanyang carbon brush pala, isagad na sagad na kaya nasunog na. So, yan yung mga DTC. Ang pinalitan naman natin kanina, yung kanyang carbon canister, yung solenoid valve niya doon, yun. Yung nag-stack, kasi minsan pag nag-stack yun yung engine, pumapalya, minsan namamatay. So, kaya ganyan ang pinalitan natin. Yan o, tingnan mo yung mga DTC niya. So, ngayon, i-delete natin yan, tsaka absorbahan natin yung kanyang makina. So, ganun lang. Siyempre, start na natin. Ayan. So, ngayon mga kadiskarte, ang ganda na ng kanyang pedal. Oh. Nung nakaraan, inaandar na, sobrang tigas pa. So, ngayon, lambot na. Oh. Ayan. So, obserbahan na lang natin yung kanyang motor doon. So, hindi na bumalik yung kanyang engine light on. Pero, siyempre, kailangan pa rin natin i-test drive at obserbahan kung okay na. Babago natin ibigay sa customer. Ito yung mga kadiskarte. So, okay naman ang sasakyan. Wala na tayong nakitang ibang DTC, ibang problema. So, test drive na lang natin itong mga kadiskarte. So, pag okay na, so, bigay na natin sa customer. So, maraming salamat mga kadiskarte sa inyong support sa ating channel at huwag niyong kalimutan i-hit ang bell button at i-subscribe para updated kayo sa ating mga bagong video na i-upload. So thank you and God bless everyone.